Hello mga ka-inspired, sa vlog natin ito ay magtuturo tayo sa mga kalalakihan kung paano sila magkaka-girlfriend. Ituturo ko sa kanila yung step by step na sa tingin ko ay tama. Sana tama, no? Para makatulong tayo sa kanila. At sa mga kababaihan naman, sana panoorin nyo pa rin itong video na to, no? Para halimbawa may kapatid kayong lalaki, maturuan nyo rin sila, o pinsan na lalaki, o kaibigan na lalaki. Maturuan nyo sila ng mga step by step na ito na ituturo ko. So guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po. No? At paklik na rin po ng bell button para maging updated kayo pag may bagong upload. So guys, maraming salamat po at pakita po sana ng video ito. Be inspired! Tip number 1. Magsipilyo ka. Hmm? Baho eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bah, guys, syempre naman. Kailangan din sipisipilyo din, no? Nakakaya namang makipag-usap sa babaeng gusto mo o sa babaeng nililigawan mo. Kung malabomba yung bunganga mo, di ba? What? Unahan mo pa yung bagong taon sa paputok ng bunganga mo eh. So guys, si Peachy Pillo din. Mura lang naman yung toothpaste, mura lang din naman yung toothbrush. At di rin naman ganun kahirap mag-toothbrush, sana si Peachy Pillo din. Kasi malaking bagay yung kapag na-turn up sila sa'yo dahil mabaho yung hininga mo. At kahit saan naman, kahit hindi mo siya nililigawan o kahit sino pa man tao, nakakahiya naman na may amoy yung bunganga mo. Tip number 2. Mag-ahit ka ng bigote mo, hindi kasi pakito. Ano ka, kontrabida? So yun guys, no, yung ibang lalaki kasi kung magpahaba ng bigote o balbas, kala mo mag-a-apply bilang kontrabida sa pelikula o sa palabas eh. What? So guys, hindi naman lahat ng babae, gusto rin ng ibang babae may bigote. Pero karamihan guys, aminin natin, mas gusto ng karamihan ng mga babae yung malinis, yung walang bigote, yung walang balbas. Sabi nila pag may bigote, mas nakakalalaki daw, mas tunay na lalaki daw. So ano pala kami? Ha? Wala yan sa bigote. Basta alam mo sa sarili mo at alam nila na tunay kang lalaki, okay na yon. Ang mahalaga guys, sipin nyo nanliligaw kayo. O manliligaw kayo. Kailangan malinis, di ba? Makita kayo ng magulang, baka, di ba, hindi nakipatuloyin sa bahay, mukha kayong gangster eh. So weird. So guys, ahit-ahit din pag may time. Ahit-ahit din guys. Mura lang yan, 15 pesos dun sa tindahan. Nag-toothbrush ka na. Nag-ahit ka na din. Eh, naligo ka na ba? Hindi pa? Parang ganito. What? Kung na nakikiusap guys, sa mga kalalakihan dyan, ligo-ligo din, ha? Nangangamoy na, inunahan nyo pa yung 2020, ha? Ligo-ligo din. Pag naamoy kayo ng babae, guys, lalayuan kayo niyan. Kahit na gusto pa kayo niyan, mataturn up sa inyo yan. Gusto nyo ba yun? Sayang din, di ba? Tsaka nang diligo, manliligaw kayo, di ba? O, tapos di ka maliligo. Yung damit mo, paulit-ulit. Tambak na sa labahan, wala ka nang makuha sa damitan mo, kukunin mo rin sa labahan. What? Guys, ligo-ligo din, tsaka laba-laba din ang mga damit, ha? Ha? Hmm? Baho mo na eh. Nag-toothbrush ka na, nag-ahit ka na, at naligo ka na din. Masaya mo, ano? May trabaho ka ba? Hmm? Nga.
Guys, siguro hindi naman lahat, no? Yung iba swerte may trabaho na. Pero paano yung mga walang trabaho? Guys, walang silbi yung pagpapapogi mo, pagpapabango mo kung hindi ka rin magtatrabaho, guys. Woo! Siguro sabihin ng iba, eh hindi ko pa naman siya pakakasalan eh. Bakit ako magtatrabaho? Ang lupit mo, Chong! Oo! Guys, kahit hindi po siya pakakasalan, kailangan mo magtrabaho. Aminin natin pag magsusyota tayo, guys, o mag-girlfriend tayo or boyfriend. Guys, kailangan din natin ng pera sa panliligaw pa lang, di ba? O, ano pa, pakain mo dyan? Baka kahit fishbowl, yung mamabilhan yan. Guys, magtrabaho tayo nung sa ganun, hindi natin matipid yung nililigawan natin. At makasigurado tayo, masasagutin tayo niyan. Pag nakita niya na kaya mo siyang pakainin, pag nakita niya na kaya mo siyang buhayin, pag nakita niya na kaya mo siyang ilibre, 50-50 na guys, sasagutin ka niyan. Traba-trabaho ha, bawalan tamad. Teka, wala nga rin pala akong trabaho, no? Basta ako may trabaho na. Trabaho ka na nga, pero may ipon ka na ba? Kahit may trabaho na tayo, hindi pa rin sapat yun. Kailangan natin mag-ipon, guys. Kailangan natin mag-ipon. Kasi yung iba may trabaho nga, pero hindi nag-iipon. O nag-iipon nga, pero ginagastos rin naman sa bandang huli. Kapag gusto, may paraan. At kapag ayaw, may dahilan. At kailangan palagi nating isipin yung dahilan natin kung bakit tayo nagtatrabaho. Guys, aminin natin hindi tayo habang buhay na binata at dalaga. So, kailangan natin magtrabaho at mag-ipon. So, guys, para hindi sangi yung panahon ng pagkatrabaho natin at para makasigurado tayo sa kinabukasan natin at sa babaeng gusto nating makasama habang buhay, kailangan nating mag-ipon, guys. Tigil-tigilan muna natin yung masyadong luho, ha? Pag masyadong maluha, pon-ipon pag may time. Wala akong ipon. What? Yes! Buti ako may trabaho at may ipon na! Wow, congratulations! Nagsipilyo ka na, nag-ahit ka pa, naligo ka pa, nagtrabaho ka pa, at ngayon nag-ipon ka pa. Pero may isa pa! Alam mo kung ano yon? May lakas ka ba ng loob? Sayang ang lahat ng pagsisikap mo, pagsisipilyo mo ang lahat ng pag-aayos mo, pag-apply mo ng trabaho, pagtatrabaho mo at pag-ipon mo kung hindi ka makikipagkilala sa kanya or hindi mo siya liligawan or hindi ka magtatapat sa kanya. Guys, aminin natin guys, hindi babae ang lalapit sa atin. Tayo ang mga lalaki, tayo ang dapat na lumapit sa mga babae. Kaya kailangan guys, lakasan natin yung loob natin. Huwag tayong magpakahina. Magpakalalaki tayo. Madaming babae. Kung di ka man niya sagutin, o kung bastidin ka man niya, o kung friendzone ka bang niya, okay lang yan, marami pang babae. Pero kung mahal mo talaga siya, huwag kang sumuko. Ha? Huwag kang sumuko. Lakasan mo yung loob mo guys, walang mangyayari kung hindi ka magtatapat sa kanya. Magtapat ka na kasi huwag ka naksin pa bakla 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 pa. So weird. Magtapat ka na. Sabihin mo. Mahal kita. Guys, no, tapos kapag ka nagtapat na kayo, tapos binigyan niya kayo ng pag-asa, guys, gawin niyo na lahat ng mga kaya niyo. Huwag niyong tipirin yung babae at huwag kayong magtamad-tamaran, mag-effort kayo. At huwag kayong susuko, okay? Ano man ang mangyari, tuloy niyo na yung paniligo sa kanya. At ang mahalaga ay makita niya. Makita ng babae yung pagpupursige mo. Tandaan niyo to guys ha. Ang mga babae, guys, sinusubukan lang kayo niyan kung hanggang saan kayo. Kapag nakita ng babae na pursigido ka, na talagang mahal mo siya, kasi security ang hinahanap niya na security, hindi lang financial. So, pasok ka na sa financial dahil may trabaho ka na, may ipon ka na. Pero ang isa pang security na hinahanap nila ay yung tunay na pagmamahal. Baka mamaya sa umpisa ka lang magaling eh. So, hindi lang yung pang financial ang patunayan mo sa kanya, kundi yung tunay na pagmamahal.
Be consistent, yan ang sikreto. Huwag kang susuko hanggang sa makamit mo yung tagumpay. So yun guys, no? At tips ko lang at advice ko lang din sa lahat ng mga lalaking wala pang girlfriend at nagbabalak man ligaw o gusto na magka-girlfriend. Ang tips ko lang guys, kapag nanliligaw na kayo, pag nanliligaw na kayo, hindi lang siyang ligawan nyo, ligawan nyo rin yung nanay niya, yung tatay niya, yung kuya niya, yung ate niya, yung alaga nilang aso. What? Yung alaga nilang pusa, yung alaga nilang kalapate. Opo, lahat ng mahalaga sa kanya at lahat ng mga mahal niya sa buhay, ligawan nyo guys. Oh, seryoso ka guys, ligawan nyo pati yung mga hayop. Okay. Alam nyo guys, pag nakita niyang mahal mo rin yung mga bagay o tao na mahalaga sa kanya, guys, mahuhulog ang loob niyan sa inyo. Ipakita nyo mapagmahal kayo. So guys, handaan nyo na yung sarili nyo, ha? Magiging magastos to guys. Hindi lang pagmamukha nyo, handaan nyo. Pati sarili nyo, pinansyal at ang inyong puso. At ang inyong panahon at pagod. Maraming maraming salamat guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe na po. At click na rin yung bell button para maging updated kapag may bago. Maraming maraming salamat guys. At be inspired! Sa lahat ng naniligaw, huwag kasusuko, ha? Hmm? Kasusuko, sasagutin ka rin yan. Nagpapakipot lang yan. Gusto ka din yan, guys. Bye!